Saan nagmula ang pangalan ng Muntinlupa. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng isa sa mga lungsod ng Metro Manila, ang Muntinlupa City. Saan nga ba nagmula ang pangalan nito? At bakit tinawag ito sa ganitong pangalan? Sama-sama nating alamin yan sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa bawat video na puno ng aral at kaalaman. Simulan na natin. Kapag narinig ang pangalang Muntinlupa, isa lang ang agad na pumapasok sa isip ng mga tao. Ito ay ang iitan o kulungan ng mga tao. Sa lungsod kasing ito matatagpuan ang National Believed Prison. Ang National Believed Prison ay ang hantungan ng mga taong napatunayang nagkasala sa batas. Pero bukod sa National Believed Prison, ay matatagpuan din sa Muntinlupa ang Madrigal Business Park na isa sa mga financial district ng bansa. Nasa Muntinlupa rin ang isa sa pinakakilalang lugar ng mga mayayaman at kilalang personalidad ng bansa. Ito ay ang Ayala Alabang Village. Kilala rin ito bilang gateway to Southern Luzon dahil sa pinakatimog na bahagi ng Metro Manila ito matatagpuan. Ang Muntinlupa ay dating bahagi ng probinsya ng Rizal tulad ng iba pang lugar ng Metro Manila. Ngunit alam nyo ba na sa panahon ng mga Amerikano ay minsan din pala itong naging bahagi ng lalawigan ng Laguna, partikular ng bayan ng Binyan. January 1, 1918 na maging isang ganap na bayan ang Muntinlupa. March 1, 1995 naman nang maging isang ganap na highly urbanized city ang lungsod matapos lagdaan ni dating Pangulong Ramos ang Republic Act 7926. Pero bakit nga ba Muntinlupa ang pangalan ng lungsod na ito? May tatlong teorya ang binabanggit kung bakit ito tinawag na Muntinlupa. Una ay sa kadahilanang ang topsoil di umano ng lugar na ito ay masyadong manipis kung ihahambing sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang pangalawa naman ay dahil sa hindi pagkakaintindi ng mga lokal sa nagtatanong na Kastila kung anong pangalan ng lugar. Ang naisagot ng mga ito ay Munti sa lupa, sa pag-aakala na ang itinatanong ay tungkol sa card game. Ang pangatlo naman ay tungkol sa topographical location ng lugar. Ang Muntinlupa kasi ay bulubundukin noong sinaunang panahon. Sinasabing ang salitang Spanish na monte o bundok ay lumawak tungo sa Muntinlupa. Ngayon ay alam na ang pinagmulan ng pangalan ng Muntinlupa at ang maikling kasaysayan nito. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga video na puno ng aral at kaalaman. Ito ang inyong Kuya Gio na nagsasabing ang kaalaman ay isang kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood. God bless.